Hello, hello, hello. Good morning. Good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. Iba-iba po ang ating oras ngayon, pero ako, 8 o'clock in the evening of Sunday, 27 ng October. Parang mabagal sa amin ngayon ang oras kasi nga nagpalit kami kanina ng oras. So parang feeling ko ang bagal. Dapat kasi 9 o'clock na ngayon, pero 8 o'clock pa lang. Ngayon ko lang to napanood, sa tagal na natin nagre-react dito, almost 2 months na. Ngayon ko lang ito, ngayon lang to dumaan sa wall ko na remiss back pala talaga ito ng matindi si Carlos at saka si Chloe sa social media na silang dalawa ang sila lang dalawa yung nag-exchange of conversation. Aside doon sa accusation ni Carlos na nag-leak na voice record, yung yung sigawan nilang mag-ina. Meron pala talagang nasundan pa pala ito ng ng written, yung may resibo pala talaga na written tirada nila sa kay Mrs. Angelica. But this is after ni Mrs. Angelica mag pa-press con. So, aside dun sa nagpa-interview si Carlos na naka-angkla dito sa shoulder niya si Chloe, meron pala silang sariling tirada din sa kanilang mga social media account patungkol kay Mrs. Angelica na sa palagay ko, ito pala yung tinik na hanggang ngayon ay nandyan pa sa puso ni Mrs. Angelica. Pero alam ko naman na yung tinik na yan ay kaya namang tanggalin yan kung magkatotoo yung sinasabi ni Benny Andaya, yung malapit na kaibigan ng mga Yulo, na anytime, widely open doors naman yung bahay nila for Carlos. Alone, ha? Take note, alone. Hindi pwedeng si Chloe isama, may alone talaga. So ngayon ko lang ito na nakita talaga. So ipapakita ko dito dahil magbibigay tayo dito ng reaction. So i-flash natin at bigyan natin ng reaction. Coach Fajardo, nagpakita ng prueba kung gaano kabastos sina Chloe San Jose at Carlos Yulo. Sa nasabing screenshot ay makikita ang post na usapang magnanakaw. Ang caption ay bakit magnanakaw ng pera ang beshi ko na yan? Na sinabi ni Chloe, Carlos the who? Sumagot naman si Carlos at sinabing sinungaling na magnanakaw pa. Ha ha ha. Best award ang beshi wap. Sabi naman ni Chloe, bigyan ng medal yan. Samantalang mukhang napikon na talaga ang ama ni Carlos at sinabing bakit ayaw tawagan ni Carlos ito nang maliwanagan sa paratang nito sa ina. Ito pala ay pinagfiestahan pala nilang dalawa yung nanay ni Carlos. Biro mo yan, kayang gawin ng isang anak na pagfiestahan mo sa social media yung iyong ina porket nagpa-press con? Yun ba yung ganti ng isang anak? Na ang ina ay nagsalita sa press con kasi nga binablock sila. Wala na siyang means of communication. Kaya nagpa-press con. Hindi ko sinasabing agree din ako dun sa pagpa-press con. Hindi rin yun magandang ginawa ni Mrs. Yulo. Pero hindi maganda na porkit nagpa-press con ang nanay mo sa maayos naman na pamamaraan o sa hindi naman siya doon nagwala, nagkwento lang naman siya ng kanilang pinag-ugatan ng nitong kanilang gulo, ay rumes back ka sa ina mo. Pwede mo naman tawagan that time na nagpa-press con yung nanay mo. Bakit si Sarah Jeronimo hindi naman niya ginawa? Si marami naman yung mama ni Cherise nagpa-interview din noon. Wala namang ganitong klaseng pinagpiestahan nila Cherise nila Sarah Jeronimo sa social media ng ganitong kasarkastik yung nanay nila. So ngayon ko lang to na kaya ina-analyze ko, sabi ko parang ang sama-sama naman na si Chloe pa ang unang magpo-post na magnanakaw, tapos sabi ni Carlos, the who?
Pakinggan natin muli. Coach Fajardo, nagpakita ng prueba kung gaano kabastos sina Chloe San Jose at Carlos Yulo. Sa nasabing screenshot ay makikita ang post na usapang magnanakaw. Ang caption ay bakit magnanakaw ng pera ang beshi ko na yan? Na sinabi ni Chloe, Carlos, the who? Sumagot naman si Carlos at sinabing sinungaling na magnanakaw pa. Ha ha ha. Best award ang beshi wap. Sabi naman ni Chloe, bigyan ng medal yan. Samantalang mukhang napikon na talaga ang ama ni Carlos at sinabing bakit ayaw tawagan ni Carlos ito nang maliwanag sa paratang nito sa ina. Masakit ito. Masakit ito. Sobra. Girlfriend mo na hindi mo pa asawa ang nag-post na sinungaling ang beshi na yan. Tapos sasagot yung anak na si Carlo, Dahu. Tapos sasagot ang beshi mong magnanakaw at sinungaling pa si Carlos uli. Tapos si Chloe naman ang sumagot na bigyan ng medal iyan. Parang pinaglaruan nila yung ano nila, yung nanay ni Carlos. Grabe pala, no? Ito yung pinakamasakit na narinig ko aside doon sa audio leak na kinurot yung puso ko. Ito muli, ito dalawa na talaga sila na pinagfiestahan nila. Okay sana kung private eh. Publiko, pinost nila sa social media account na deleted na bago ito ma-delete ay nakakuha ang mga tao ng screenshot tulad nito ni Coach Fajardo. Grabe, no? Hindi ko ma-imagine kung bakit nagawa ni Carlos makidugtong sa girlfriend niya. Pwede naman niya sawayin na, Chloe, hayaan mo na si mama. Hayaan mo na yan. Mga ganong klaseng pagpigil. Pwede namang gawin yan. Pwede namang sabihin. Pero anong ginawa? Dumugtong pa siya. Kaya siguro ito talaga yung parang naging matigas din ang puso ni Mrs. Yulo na wala siyang pakialam. Kaya nag-udyok na yung maibenta yung bahay nila. Parang ayaw na niyang papag-usapan. Si Carlos ayaw na, possible ayaw niya mag-mention kasi di ba yung lately na nandun si Ai de Las Alas na tinulungan siya mag-online selling. Ayaw na niya magpabanggit ng pangalan Carlos. Parang traumatized na traumatized siya. Even yung award na binigay sa kanila ng yung lately lang na award na binigay sa kanila. Meron pa ba ako dito niyan? Tingnan natin kung meron pa tayo. Ito, na ayaw tanggapin ni Mr. Yulo yung award ni Carlos kasi traumatized na traumatized sila. Yung binigay ng Philippines District for Men and Women of Excellence. Grabe, no? Nakakaano. Parang ako yung naano. Para bang kung ako siguro, hindi ako makatulog niya na nabitawan kong salita na i-post ko sa social media yung nanay ko na magnanakaw tapos hindi ako magsusorry. Siguro inuusig ako ng konsensya ko. Pero dito kasi ang nangyari is tumigas din sila eh. Hindi rin sila nagpakababa hanggang ngayon si Carlos at saka si Chloe. Siguro, isa rin yan sa kanilang ikinatatakot kaya sila ayaw mag-approach o manghingi ng sorry sa magulang ni Carlos. Dahil dito sa, grabe pala, nagulat ako nung napanood na dumaan siya kanina. Sabi ko, do late na ito. Ito yung nagpatigas ng puso at damdamin ni Mrs. Yulo kaya wala na siyang pake. Kung tawagan siya, okay. Pero yung siya yung gagawa ulit ng pamamaraan para magbati sila o manawagan siya na nak, umuwi ka na. Kalimutan na natin yung issue nating dalawa. Yan ay hindi magagawa siguro ni Angelica. Dahil sa sobra siya dyan nasaktan. So meron tayong anim na characteristic ng isang materialistic wife o wife-to-be or partner na nakita natin kay AR Mudazar, isa sa mga paborito ko na life coach. So, si AR Mudazar. Ewan ko kung anong lahi ito. Basta napakagaling. So, meron siyang pinaliwanag dun sa napakinggan kong podcast niya, isa sa mga topic niya, yung characteristic ng isang materialistic partner o wife. So wife talaga dun ang sinulat eh. So
Isa sa mga characteristic daw ng materialistic na wife ay she don't care wasting the money of her husband or partner. Wala siyang pakialam. Basta ang alam niya, makakuha siya, makakollect siya ng mga kung anong meron yung kanyang asawa o partner sa buhay. She don't care of wasting it. The second that he said in that podcast was materialistic wife only focus on their relationship and not care for others. Like others siguro dito yung, syempre ang unang others na i-consider natin dito is yung circles ng husband mo. So, like family, like parents and siblings. Basta ang isang materialistic wife is just only focusing on their relationship. Parang self-centered siya o relationship-centered lang siya. Doon lang sa kanilang dalawa. Another characteristic of a materialistic wife is she don't consider the loss of her husband. Yung mga wala siyang pakialam kung mawalan to ng pera, mawalan ng kamag-anak, mawalan ng fame. Basta ang importante ay she enjoy the materials that her husband offered. Number four, materialistic wife will not stay in all situation. So maaaring magsistay lang siya habang may pera yung partner niya. Pero kapag wala na ito, she will never care. Meron tayong nakapapanood nito sa mga sikat na mga like telenovela. Dito napapanood ko yan, mga telenovela na Spanish. May mga ganito. Do pelikula lang to, pero it could happen sa realidad. Lalo na sa ganitong klaseng mga relationship na ating nakikita na ang material lang ang habol. Meron di ba? Madami nang na-scam. Maraming mayayaman yung nagpaparafit tulpo na after nila kamkaman ng kayamanan yung kanilang mga asawa, iniiwan, di ba? Yung mga foreigner, victim ng mga Pilipina na ginagawa lang nilang ATM. And then, iwanan na nila. Madami na kayang foreigner na nagre-reklamo sa Rafi Tulpo in Action. So, ibig sabihin, itong mga sinasabi ni ER Mudazar ay nangyayari. Hindi lang to hanggang dun sa kanyang podcast, kundi talagang nangyayari ito sa realidad ng buhay. So, another thing, number five, is a woman who will not stay with you when you don't have. Yung mga babaeng hindi ka sasamahan kapag wala ka na. Kapag wala ka nang maibigay, these are the materialistic woman or wife. Number six is, she think less of you. Hindi ka gaano mahalaga sa kanya. Meron lang siyang pakinabang sa'yo kung meron ka. Pero through the years, nasasabihin mo, hindi ka sasamahan. Ito daw yung characteristic ng mga material girls o materialistic wife. So, kayo na ang humusga kung meron kayong kakilalang ganito na mga characteristic ng isang materialistic wife or partner. So, kung nangyayari ito ngayon at nakikita natin ito ngayon kila Carlos, I hope so na hindi gawin ni Chloe San Jose despite sa kanilang height difference at sa kanilang... kasi minsan ang mga kababaihan... Minsan, bihira yung nagsistay lifetime na relationship kapag hindi nila gusto yung partner nila in physical look. Ang iba, nagtsatsaga lang because they are just waiting na i-transfer sa kanila yung mga properties. Diba? May mga ganong klaseng babae na nag-aantay lang na matege yung kanilang partner. But bago matege, kailangan mailipat na sa kanila lahat ang ari-arian. May mga ganon. And we're not praying na mangyari yan kay Carlos. Pero pwede natin itong gawing paalala kay Carlos itong aking mga binanggit na una, ang materialistic wife is she don't care wasting of your money.
Pangalawa, she wants to focus only on your relationship. Ayaw niyang pakialaman sila. Gusto niya sila lang, siya lang ang center of attraction ng kanyang husband. Pangatlo, she do not consider your loss. Wala siyang pakialam kung may mawala sa'yo, meron kang mga relationship na nasisira na, she really don't care. Pang-apat, she will not stay with you in some situation. Like kung magkasakit ka, parang hindi pinandidirian ka, ayaw kang alagaan, lalo na in bad times, ayaw kanyang tayuan, ayaw kang panindigan. Kasi nangyari yan sa bayaw ko. Dahil yung ate ko, naging broken family siya dahil yung husband niya ng babae doon sa assignment area, sa work. At nag-retire yung brother-in-law ko na doon nila in-enjoy yung kanilang retirement na million na nakuha sa doon sa kanyang other woman, sa third party. Pero noong nag-swimming yung bayaw ko sa swimming pool sa Quezon City, kasama yung girl, nag-dive yung brother-in-law ko sa, akala niya malalim yung tubig kasi blue na blue yung swimming pool. So, pag-dive niya, nabagok yung ulo niya. So, nag-critical ang kanyang situation na admit siya sa military hospital sa Manila, sa Biluna, kasi military retired yung aking brother-in-law. Nag-early retirement. So, doon siya na-admit kasi walang bayad pagka mga ano lang, pero yung mga opera, yung mga gumagamit na ng mga facility ng mga mahal, like yung mga tube, kailangan na magbayad, pero yung mga basic lang yan, mga ano lang, consultation free. Pero nung na-admit na siya doon, dahil wala na, hindi na siya makagalaw eh. Dahil so, na ano talaga yung ulo niya, nabagok. Iniwan siya nung girlfriend niya, nag-Dubai. Yung kanyang kabit. At ito yung panahon na talagang down na down yung kapatid ko last year. Namatay lang yung, parang mag-1 year ngayong December, yung asawa ng kapatid ko. O parang December 12 namatay eh. May pera pa yung bayaw ko dahil syempre nag-retire. 1 million something ang nakuha. Sila ang nag-enjoy, hindi yung legal wife na kapatid ko. Pero nung time na nasa Biluna na siya, hindi na makagalaw, marami ng bed sores, pasintabi sa kumakain, iniwan siya ng babae nag-Dubai. So ito yung tinatawag na mga materialistic wife o partner na nagsistay sila kapag may pera ka. Pero pag wala ka na, you're in a bad situation, they will leave you. They're not gonna stay with you. And then the last one is, she will think less of you. Hindi kanya gaano importante. O hindi gaano importante sa kanya yung partner niya o yung asawa niya. So sana hindi ito mangyari kay Carlos kasi ngayon na he has the money, he has the fame, at nagamit na ng gusto ni Chloe yung kanyang kasikatan kasi dito na siya nakapag-endorse ng mga product like yung skincare, yung Urban Smile. Yan ngayon nasa Bash na siya, yung Bash ni Bea Alonso. Bash is travel, travel organizer product ni Bea Alonso. Isa na yatang si Chloe Sanos na feature na siya sa magazine. So, di ba, trying hard siya nung bata pa siya. Nag-audition siya sa ASAP. Hindi siya, di ba, nakuha. Pero ngayon, parang nasobrahan naman siya ng exposure. Kasi talaga naman, nung isang araw, nasa Red Gala sila, charity. Pero binatiko silang dalawa that charity begins at home. Pero inuna nila doon, romampa sa Gala Red Gala Charity 2 days ago. At ito pa, hinahanap si Carlos ng mga netizen kung nasaan daw si Carlos. Bakit daw hindi magpakita na tumulong man lang sa kaunting grocery sa mga nasalanta sa Typhoon Christine? Which is, that's a good question, by the way. Kasi nga naman, sobra-sobra naman yung binigay sa'yo ng Panginoon na biyaya. Bakit hindi ka magbalik? Pero but of course,
Siguro gusto man ni Carlos tumulong pero nagpipigil kasi nga hindi nga niya matulungan yung pamilya niya, eh bakit tutulong siya dito sa baha, sa nabahaan? 'Di ba nga charity begins at home? Siguro nag-uumapaw yung pagtulong nila pero hindi sila maka porma kasi nga baka batikusin na naman sila. Dahil nga ang baka sabihin yung nanay mo hindi mo tinulungan tapos dito nagpapakitang tao ka lang na tumutulong ka. So isa yan sa naisip ko, but this is only my opinion. So yun guys, at super proud ang mga people ngayon sa dalawang magkapatid. Ito yung charity Reed charity gala na inatinan nila Carlos. 'Di ba? Kumulay sa ating background yung kanyang damit. Hindi ko akalain na kukulay siya diyan sa ating background. So ngayon guys, ang nakaka-proud ngayon na sinasabi ng mga netizen na in Japan lang ang sakalam kasi eto si yung dalawa ay nandun sa ano. Eliza. At doon ay makikita na nahawakan nga nila Eldrew at Eliza ang gold ng mga champion ng Japan. Dahil dito, muli na namang sinabi ng mga netizen, especially the Pinoy, na talagang Japan lang ang sakalam. Bakit nga ba? Dahil buti pa daw ang gold medal ng mga Hapon ay nahawakan ng magkapatid. Pero ang gold medal ng kanilang kuya until now ay hindi pa nila nahahawakan. Mm-hmm. Which is true. Kasi mas naunang makahawak ng kanyang medal ang kanyang girlfriend at yung pamilya ni Chloe. Samantala itong kanyang first family, wala. Ito rin yung nakapag-trigger pala kay Mrs. Yulo na magpo-press con kasi they were expecting na after the Welcome Heroes Parade ay uuwi si Carlos kasi sabi niya doon nagbulong siya doon na see you soon, di ba? Sabi niya doon sa tatay niya nung kumakaway-kaway at binuhat yung tatay niya. Sabi niya, I love you pa, see you soon. Pero yung see you soon, see you nothing, ni Shadow. Kaya doon, mga after parade, doon na nag-umpisa, doon na nag-appear si Mrs. Yulo sa press con with Attorney Fortune. That was an insult to them na hindi sila inuwian. Diba? I think pinaantay muna ni Mrs. Yulo ang inantay niya muna matapos yung palace welcome, yung binigyan sila ng dinner ng President Marcos at doon binigay yung 20 million na prize niya. Then after that, press con with Mrs. Yulo followed. Kasi na dinedma sila sa airport na hindi sila pinasundo. Dinedma sila sa welcome party sa palace. Then, kinabukasan, may Welcome Heroes Parade. Hindi sila tinext na, ma, pa, amatin naman kayo sa parade ko, sa parada ng mga heroes welcome ng mga athletes. Walang ganon. Nagbulong-bulong pa siya doon. Parang read my lips. Parang nag-read my lips pa siya doon sa parade na, pa, see you soon. Diba? Nagsaludo pa siya. Pero yung see you soon, ang Australia ang inuna niya. Yung side ni Chloe, hindi yung kanyang father. So hanggat nag-live na ito si Mr. Yulo, naglabas ng sama ng loob kasi tinatawagan niya, siguro nagpa-follow up na, asa na nak yung see you soon? Ayaw sagutin. Dinidisconnect sila o blinak sila. Kaya doon na nagparinig sa mga live si Mr. Yulo. Well, ngayon, nagbaliktad na ang mundo. Sila na ngayon ang masaya dahil nakikita mo naman ang pamilya nila ngayon ay inuulan na rin ng biyaya. Ang dami na rin nagbibigay. At si Carlos naman ay nagiging matamlay na sa kanyang mga pag-appear. Diba? Makikita mo naman, sabi nga na itatago yung pagsisinungaling sa bibig pero sa mata hindi mo maitatago na you are searching for a missing pieces of your heart. And that is your parents. So this is only for tonight. Thank you for watching. I'll see you again on our next video. Bye for now.